Yan, good morning to everyone. Good morning sa mga viewers natin sa Facebook Live. Good morning sa Team Atovi. Good morning. Good morning. And to Architect Ian Umali, live through Zoom meeting of Samparang Whale Hatchery. Good morning, Architect. Good morning, no? Okay, so our topic for today's Farmers Talk Forum is ang kagandahan ng pagpupugo at ang mga pakinabang na ating makukuha dito. Yan. Okay, so marami na kasing interested. Napapansin natin na through groups, Facebook, marami nang interesado mag-quail farming o mag-alaga ng quail. Pero bakit? Ano ba mga advantages sa pag-aalaga ng quail? Sa akin, magandang alagaan ang quail kasi mataas ang demand nito, lalo na sa merkado. Yun. At saka madaling alagaan kasi maliliit. Yun. Saka syempre, marami tayong mapapakinabangan dito. Kasi, yun yun, bukod sa pangitlog, kapag nag-retire na siya, pwede pa rin nating ibenta yung karne or pwede natin pang sariling pagkain. Self-sustaining business. Yes. Yes. And especially ngayon na, not in terms of business, but rather, nakakatulong sa ating kapagkainan. Kumbaga, unahin natin dito mga kaibigan, yung pong kakainin natin. So, na upcoming video, abangan nyo po yan. Hindi lang siya madaling alagaan, madali din siyang i-manage dahil matibay siya sa sakit. Of course, because of our technology, kahit kami sa bahay lang, walang mabaho. Yes. Hindi mabaho, hindi malangaw, wala ka talaga makita langaw. As in, honest, ano? Honest talaga ito. Kaya hindi mo mapapansin statement. Na may inaalagaan kang pugo. Oh, hindi nila alam na may pugo kami. Tapos basta nagugulat na lang yung mga nagtitinda ng kwek-kwek doon sa labas na, oh, gusto niyo na itlog na pugo? Oh, sige, sige, bigyan nyo kami. So, kami ang kinukulang. So, napakaganda po talaga na mag-alaga ng pugo, hindi lang pagkakitaan na dagdag sa pamilya, kundi pagkain na rin natin. Yes. So, ang tanong, sasabihin nyo, masustansyal, ang taas-taas ang kolesterol niyan. Ah, di ba? Yun ang karaniwang nakasanayan natin mga Pilipino na sabihin. That's a misconception. Yun. Kasi mataas ang kolesterol, pero alam niyo po ba, there's bad cholesterol and good cholesterol. Ang sa itlog ng pugo po, mataas ang good cholesterol, hindi bad cholesterol. Yes. So dapat nilinaw nila pag magkakalat sila ng mga words, sasabi nila, mataas ang good cholesterol. That way, tayo mainganyo talaga na kumain. And yun naman nakikita na natin ngayon na nangyayari. Yeah. Ayan po ang paliwanag para sa HDL cholesterol na good form of cholesterol na kailangan ng ating katawan. Okay? And of course, ito po yung comparison ng quail egg at chicken egg. Nakikita ba nila na malinaw? Yes, malinaw. Yes. Okay. So, lumalabas po dyan na mas masustansya ang itlog ng pugo kumpara sa itlog ng manok at itlog ng itik. So, paano ba natin masasabi na talagang masustansya yan? Hindi lang po sa data. Through our own experience. Yes. Kasi tayo po, actually yung Team Atovi po, what we do, we shared this several times already. So in the morning, we drink raw quail eggs. Siyempre, ginamitan po ng technology yan. Kaya hindi siya malansa, tas manamis-namis yung lasa. So, hindi siya parang ayaw mo inumin. Actually, we don't mind drinking it because it tastes delicious. Because he drinks quail eggs, that's because marami ng vitamins dun sa quail eggs na nakukuha niya. Yes. So, na-fulfill yung nutritional requirements, a lot of the nutritional requirements na kailangan ng katawan natin. So, based from experience, not just research, that quail egg is very, very nutritious. Actually, more nutritious than chicken eggs. Yes. Oo. 3 to 4 times. Yes. Oh. At saka, isa pa din na ano dyan, kasi yung mother din ni Bo, 90 years old na siya, so dahil matanda na nga, marami siyang nararamdaman, minsan tumatawag siya dito sa office na sinasabi niya nga is maraming masakit sa kanya, tapos hindi siya makalakad. Nasa garahe, ganun. Tapos nung binigyan siya ni boss ng quail egg, pinainom siya every morning din ng raw na quail egg, 4 kada umaga. So ngayon, tumawag siya sa office, sabi niya, malakas na siya, nakakalakad-lakad na siya, nakakalibot na siya doon sa kanilang harapan ng bahay. So nakakatulong siya doon sa
pang-araw-araw na pamumuhay ni Mamang kasi nga dahil nga umiinom siya, lumalakas siya, at saka yun din yung napansin niya, hindi rin siya masyadong nagugutom. Mm-hmm. Saka yung sa mga nakukuha ng mga minerals dito at saka micronutrients according na rin sa mga experts. Ayun nga, kaya yung nabanggit nga nila na umiinom tayo every morning. Kaya nakakaramdam tayo ng lakas. Actually, sa yung mga experts din, nare-recommend nila na isama sa meal natin every morning sa breakfast. Oh. Kasi nakakapag-boost siya ng energy. Yes. Mm-hmm. Energy kaya, booster. Ano, mas nare-recommend to dun sa mga caffeine-dependent. Kasi nga yung mga mahilig uminom ng kape kapag ay medyo inaantok ako or nalalambot ako, inom ako ng kape. Para ano, pero medyo magising-gising. Actually, yung quail, no, nasusustain na niya yung kinakailangan natin. Kasi nagpa-ulan ng maraming yang quail ang ating Lord, di ba? Kasi wala na, kumbaga yung mga tao noon is nagsasawa na ng gulay, ganun, tapos ang dami nagkakasakit. Bakit itong quail na to ang naisipan niyang ibuhos doon sa isang bayan? Yun ang kinain nila, so lahat yung mga sakit na cure yan. So ibig sabihin noong unang panahon pa talaga ang quail talaga is nutritious yan. Yes. Hindi lang sabihin. Historical times, biblical times pa. Yes, ayun na yan. Biblical. Yes. So, small lang yung egg but it's terrible. Yes, small but terrible. And it naman can save your life. Yes. Sobrang liit yan, hindi mo kalahin talagang full pack talaga siya ng vitamins and minerals. Okay? Mm-hmm. So, nakita nyo po, napakasustansya ng itlog ng pugo. Pwede ninyong magsilbing vitamins sa rin. Hindi na kayo bibili. Mm-hmm. Pero kung kayo mag-aalaga mismo, at syempre may mga technologies tayo na ginagamit dyan para masiguro talaga na ito ay walang lansa. Oo. Oh, kasi yan ang kinatatakot ng iba eh. Pag umiinom ng itlog na raw, kasi raw ay mas masustansya yan kaysa sa luto eh. Yes. Okay? So, pag ininom nila, ay, nalalansahan. Pero kasi kami kaya po ganito is because may mga technology kami ginagamit para ma-ensure yon. Na-experience natin, nakain natin. Kasi ako talaga, hindi ako talaga umiinom ng raw eh. Pero itong na-try ko, talagang ano, malinam na, syempre, na-differentiate mo yung galing sa palengkat yung alaga natin. So, napakalaki ng kaibahan. At saka, huwag kayo mag-aalala. Kung sakali, talagang hindi kayo makaka-experience ng salmonella. Kasi usually, yan yung mga bacteria na meron doon sa raw egg. Yan. Mm-hmm. So, nakita po ninyo, napaka-sustansya ng itlog ng pugo. Kaya, maganda tayo mag-alaga niya. Napakalaking pakinabang. Parang merong kang ano ba tawag doon? Medicine cabinet. Yes. Sa iyong bahay. Yes. Pinaka-supplement mo na yan. Na safe. Diba? Yeah, and clean. Yes. Mm-hmm. Yes. So, yun. Mag-alaga na po tayo. Mm-hmm. And, of course, para malaman nyo more sa kagandahan at mga pakinabang ng pag-aalaga ng pugo, pagpupugo, may makakausap po tayo today na isang one of the biggest if not the biggest quail hatchery in the south, Architect Ian Umali from Samparan Quail Hatchery. Yes. Hello, ma'am. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. So, musta po? Okay naman po, ma'am. So, yeah. I'm Architect Ian Umali representing Samparan Quail Farm through my father, Engineer Rodrigo P. Umali, the founder of Samparan. Oh, good morning also to your good father. Good morning po. Sir Ian, kamusta po kayo? Okay naman ma'am, ongoing naman ang ano natin, ang business. Opo, ano po yung linya niyo po sa quail production? Actually ma'am, I'm actually the one who visited yung mga gusto mag-quail business, pinupuntahan ko yung area nila, kung ano yung gusto nila maging layout usually, or yung ano ba yung maitutulong namin sa kanila in a current existence of their situation dun sa area nila. Mm-hmm. Like, kung tayo yung farm nila, and yung paano yung pag-aalaga, kasi we do actually seminars dito sa aming farm once you visited. It's for free naman, ma'am, kasi we encourage them to start their own business. Kasi in a small amount of money, you can start your own quail business.
Yes. Sir, we understand po na kayo po ay graduate ng architecture. Yes, paano po kayo napunta sa linya ng pagpupugo? Passion niyo po ba yan? Or, Ma'am, actually, this is our family business since 2003. Mm-hmm. Nasa agricultural industry kami. So, my father encouraged me and my family encouraged me to continue what we started. Kasi from the start, this is our bread and butter. So, ever since we live, we do our daily life through quail farming. So, hindi lang hobby. Kasi dati, tinitingnan ang quail farming as a hobby. But now, tinitingnan na siya as a self-supporting or family-supporting business. Ah, okay. Mm. Sir, nabanggit nyo kasi 2003 pa kayo nag-start. Pero sa dami-dami ng pag-aalaga, may baboy tayo, may manok. Bakit yung pagpupugo ang inyong napili, alagaan, at maging business to? Mm-hmm. Maganda ba yan? Ayan, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Ito po kasi yung number one dyan, ma'am. Number one po, pagkain po siya. Mm-hmm. So, wawala sa market. Every now and then, andyan siya, the price yung naglalaro, pero never siya nawawala sa market natin. Even this time of pandemic, buhay siya, gumagalaw siya. May time lang na bumababa yung price because of the supply and demand. Alam naman po natin yan, of the marketing natin. Then, the next one po, hindi mo po kailangan ng malaking puhunan. That's the other thing. You can start small. Even us, yung samparan po, way back 2003, we started buying eggs and reselling it to other areas. Kasi po, may mga areas na hindi na-reach ng supply. That's the other one. Number two po, hindi mo kailangan ng malaking amount of money. We started with 1,000 heads lang, ma'am. Oh. Then, even then, wala pa po kaming hatchery. We started na kumukuha lang from the north. And eventually, we develop our own hatchery through that po. Mm-hmm. And one more thing po, kasi po ang quail egg, ma'am, wala po tayong sizes like white egg na kailangan may malaki, may maliit. So the price ng quail egg is fixed for the every size of na egg. Isa lang yung niya. So once na tumaas siya, lahat mataas. Once na bumaba lang, so kung mag-start ka ng 1,000 or mag-start ka ng small or mag-aaral ka, you can kagad makipagsabayan doon sa malalaki. Kasi yung price nila, yung market mo, market nila, which is yung mga wet market natin, mga mall natin, mga vendors natin, pare-pareho tayo ng market. Wala pang, kumbaga, on a stable stage pa siya na everyone can go on quail farming. By the way, mga partners, yes, di pa natin naitanong, saan ho ba nanggaling yung salitang samparan? Oo, yun. Yung samparan po, ma'am, is lumang tawag dito sa aming lugar. Actually, pag sinabi niyo po siyang samparan, yung mga elderly po dito sa amin, alam po yung lugar namin. Kasi this area po is yung masukal na part na bundok na siya. Actually, we're on the end part of the road na eh. Kasi we're Mount Makulot. On the other side of Mount Makulot, ma'am, is yung Taal Volcano na. Mm-hmm. Opo. And yung samparan po is part of po siya ng waterway coming from the mountain. So we have our own water source coming from the mountain. Wow. History pala. So doon ang galing yung samparan. Yes, ma'am. Gusto lang po ibalik ng father. Muti ka na namin tawaging Architect Ian Carlo Samparan. Yung pala lugar. Yes, ma'am. Okay. And sir, nabanggit nyo nga po na nag-start po kayo sa 1,000 heads. Mga magkano po kayo naging puhunan nyo po doon? Actually, ma'am, in price range, usually, ma'am, sabi nga namin, kung may sarili kang backyard, may sarili ka, with the cages and everything, around, let's say, 50,000 to 100,000, depending on the volume you want, makakapag-start ka ng inyo, ng sarili mo. As long as, sabi nga namin, ma'am, sa proper management, kung paano mo siya i-do it. Kasi kung kukuha ka pa ng manpower para lang mag-alaga, that's an additional expenses. It's all you properly manage yung business. Kasi kung small amount lang naman at kaya mong tutukan, kaya mong alagaan, why not do it your own? Kasi hindi naman siya time-consuming actually, ma'am. Because we have around 30,000 heads. Ang nag-aalaga lang po is 2 in the morning and 2 in the night. So, what more, ma'am, in a smaller scale? So, kaya lang siya, kaya din siya ng isang, kung may trabaho ako, home base naman ako, why not ganun na lang rin, mag-alaga din ako for additional income. Mm-hmm. Tapos, di ba nabanggit nyo din, sir, na nagsimula kayo sa
pagbili sa labas, tapos binibenta nyo, tapos hanggang sa makapag-alaga kayo na, kayo na yung nag-aalaga para mangitlog. Yes, pero paano kayo napunta sa pag-hatch? Kasi alam ko, malaki na kayong isa sa pinakamalaki sa South na hatchery sa Pagpupugo. So, paano po kayo napunta doon sa ganung business naman sa pag-hatchery? Yan. Yan po, ma'am. Actually, nung una po, kumukuha lang kami from the North ng mga sisiu, ng mga for ready to lay. Then, eventually, my father, Mr. Rodrigo Umali, realizes that there's an demand doon sa chick. Kasi po, usually po, especially dito sa South, ang nagsusupply pa dati is from the North. Mm-hmm. Try to study, research, and everything. Actually, ma'am, way back then, with 2000 days, wala pa siyang internet masyado. Sa internet makikita or wala pa sa book. So, my father try reaching out dun sa mga colleague niya from agricultural engineering or agricultural their field. Try reaching out para malaman yung proper way paano mag-hatch, mag-breed, and everything po. Mm-hmm. Okay. Sir, nabanggit nyo na before is bumibili kayo sa labas. For example, yes, sir, ako baguhan, gusto ko pong bumili ng bagong pisa na quail. Paano yes, ko po ba malalaman kung babae or lalaki yung quail na bibilhin po? Actually, ma'am, yan po, maganda pong tanong yan. Kasi po, actually, ma'am, most of the hatcheries naman po ang binibigay po nila. Di ko lang po alam sa iba, mama, pero for some people na alam namin, kilala namin from the North and pag sa amin po, kami po is sorted na po siya, ma'am. Ang ibinibigay lang po namin sa mga customers namin is yung mga naglilay po, which is yung babae lang po. Kasi yung money, income generating natin. Kasi yes, po kami magbibigay na ng mail kasi wala naman siyang ililay na egg na. Sir, paano ko po malalaman na babae yung quail? Sa katangian po or physical? Physical, ma'am. Actually, sa ano siya eh. Sa color and depending sa breed, ma'am. Kasi it na mas brighter yung isa, mas ganito yung isa, ma'am. Actually, it depends dun sa breeding ng isang hatchery. Uh-huh. Pero at from saan, us, yeah, ma'am, brown and black kasi siya. Pero there's a certain thing na titingnan mo pa rin para malaman mo yung male and female. Pero from us, ma'am, pag kukuha kayo, babae na binibigay namin. Sorted na siya. Okay. Pero nagbebenta kayo ng mga bagong pisa? Yes, ma'am. Okay. Actually, binibigay namin yung date kung kailan yung pisa. Minsan na dumadating po yung customers namin, nakikita nila kung paano kami nagsusorting. Okay. Mm. So, isa pa pong tanong namin siguro ay yung hindi po kayo gumagamit ng Atovi. No, pero we understand, nababalitaan nyo po yan sa inyong mga yes, clients. Yes, ma'am. Actually, marami po rin nagre-recommend sa amin regarding that Atovi. And some of our clients, ginagamit din siya, ma'am, actually. And then, my father meets Engineer Alvarez. So, somewhat, he's trying to adapt it and trying to use it if will work dun sa aming system actually. Kasi in farming, ma'am, in quail farming, there's always a different system because yung climate and yung physical condition ng lugar kung saan ka nagtatayo ng quail may affect your farming. Kasi tulad dito sa amin sa south, sa lugar namin, may mga south na hindi malamig. Yung dito sa amin, ma'am, malamig. Actually, nakapunta ng couple of days na ito. Medyo malamig po yung climate. Sa north po, hindi. Medyo humid ang climate. Okay. So, nakaka-affect din po siya on how you prepare your quail farming. Oo. Sundan ko lang yung sinabi ni Architect Ian. So, dyan sa inyong farm, ano po yung mga nagiging problema nyo na nakikita nyo? Actually, dito sa amin, ma'am, ang number one na kalaban talaga namin is natural calamities. Calamities. Sabi, tinatamaan kayo ng bagyo. Ano ba yan? Binabayo yes, ma'am, ba yung mga kulungan? Nababasa yes, ba sila? Kasi po, ma'am, from tulad po ngayon, sunny season, maaraw, then suddenly umulan, there's always an effect sa pangingitlog po ng pugo. That's another thing po. Kasi po, nagbabago ang klima, nagbabago po yung tuka nila, nagbabago po yung pag-inom nila. Then, number two po is noise. Kasi po, umuulan, yung mga ingay naririnig nila. Mm-hmm. So,
Siyempre sa stress, malamig yung situation. Kung tayo rin naman po mga tao, di ba po, pag lumalamig, nag-iiba rin ang, ang gusto natin sa araw na yun. Parang nawawala tayo sa mood, kumilos, parang ganun. Ganun din po sila. Livestock po yan. Pareho po ng tao yan. Pareho din po ng iba. Opo. Doon sa ating mga kaibigan na quail racer, doon sa bandang north din naman, meron din po sila mga ganyang problema. Pag ano, itry nyo po yung technology dahil sa alam naman natin na para matibay yung resistensya ng mga pugo. Mm-hmm. Of course, una dyan ang nutrisyon, di ba, Miss Ana? Oo. And then, kung natulungan sila, maaari pong matulungan din kayo ng technology doon sa mga ganyang sitwasyon na madali sila makapag-adapt sa mga stressful factors, yung mga environmental temperature, and of course, yung stress, dulot ng ingay. Mm-hmm. So, talagang definitely nakaka-apekto yan sa pag-iitlog. So, yes, pag ano po, itry nyo at baka matulungan din po kayo. Yes. Yes, ma'am. Tapos, mabalik ulit tayo sa marketing, ano, as architect. Bukod yes, dito sa Batangas po kayo, ano po, may mga ibang branches ba kayo sa ibang lugar? Sa mga ibang lugar, ma'am, meron po kaming mga tinatawag namin mga dealer na kumukuha sa amin in volume, then sinusupply nila doon, incorporated with our names naman. We have on Cebu, Mindoro, and in Nueva Ecija. Kung sakali, ma'am, pwede muna kayong kung may mga gustong mag-alaga, pwede muna silang dumirekta sa amin. Then, depending on the volume they need, we can refer them to our dealers. Yes, diba? Ang lawak na ng architect. Oo, kasi marami nangangailangan at gusto mag-start kayo. So, we might as well suggest na sila ang kontakin. Yes, yes, ma'am. Oh. And together that, ma'am, mas maganda kung makakabisit sila sa farm namin to see our facilities. Yes. For their security. For their security po yun, ma'am, na nila yung quality, yung facilities na meron kami. And number two po is yung mga questions nila. Physically masasagot namin kasi po dito po pag pumunta kayo, everything you want to know about quail raising problem, system and everything, paano pag-aalaga, paano ang feeds, paano ang everything, we could teach them po kasi my father do seminars way back 2015 to 2018. Ngayon lang po may naglilo na siya for seminars city by city po kasi siya dati dito sa South nagsiseminar. Mm-hmm. So, and it's for free naman, ma'am, pala. Yes, of course. Sa final po, architect, yes, ma'am. Marami po tayong mga misa pinagdadaanan, mga suliranin. Pero nakita namin sa inyong company na naging steadfast kayo. Mm-hmm. And doon sa history na mga sinasabi nyo, how did you start sa quail racing, sa maliit na amount, at kung ano pa mga inalagaan nyo, no? Hanggang sa napunta na talaga kayo sa nakita nyo magandang demand o market na quail. So siguro po, hayaan nyo pong i-request namin sa inyo na kausapin yung ating mga nanonood ngayon with regards to their plan na pumasok din po lumusong sa pag-alaga ng pugo. Sa mga viewers po na gusto pumasok sa pagpupugo, huwag po kayong matatakot na mag-try kasi po kami po, nagsimula rin po kami sa maliit na amount. Ang tamang gawin lang po is tutukan natin, bantayan natin, pag-aralan natin. Dahil wala na po pong isang namumuhunan na hindi pinag-aaralan at hindi tinututukan yung puhunanan niya. Kasi po, syempre, hindi naman po, kahit sabihin po ating maliit na volume, hindi naman po rin maliit na pera. Dahil, lalo na po sa panahon ngayon, hindi po siya ganun kadali. Pero, sabi nga po namin, dumaan na po kami sa mga ganyan na pag-aralan po namin. Pwede po namin kayong gabayan, alalayan, tulungan kung paano po ang ano. Kaya po kami nandito at gusto po namin i-reach out kayong mga gusto mag-alaga. Dahil gusto po namin kayong tulungan, dahil nga po nung panahon namin, wala po masyadong information na magbigay sa amin kung paano. Lahat po is experimental. Kaya po lately lang rin po kami nakilala dahil all 2 years na dumaan po is puro experimental po ang ginawa namin, trial and error. And now we came up to a better solution, a better formula, a better farming system. Yun po ang gusto namin i-share sa inyo. Para po, kayo po is mas mapabilis po ang system na hindi na kayo umabot sa pinagdaanan namin ng mahabang panahon. Yeah. Mm-hmm. Okay. Okay. Ms. Ali?
Okay. Maraming maraming salamat po sa binigyan yung inspirasyon sa amin at syempre do sa ating mga viewers, and we hope na marami pa tayong makakasama dito sa industriya na ito. Yes. Oo naman. Yes. Oo. At pag meron din kayong sir, tanong tungkol sa nutrisyon, nandito po ang ating nutritionist. Free din po. Yes, free. Architect. Oh, yes. Okay, maraming maraming salamat po. Architect Ian Carlo Umali. Yes, ma'am. Ma'am, okay lang po i-flash ko yung ano namin. Sure. Yes, sure. Para po sa mga client natin. Sige yes. po. May questions din para sa iyo. Oh, bago yeah, natin i-ano yun. Yeah, oh, sige, yes. sige. Go ahead. John Rigor. Yeah. Sir. Yes po. Yes po. Di po ba kayo nagpapaalaga? Willing po sana ako para may additional na pagkakitaan kasi di na ako nakapag-alaga ng baboy. Kung nagpapaalaga daw po ba kayo? Actually ma'am, dati po ginagawa namin yung paalaga pero in the long run po kasi, hindi rin po siya para sa amin, hindi rin po nag-workout dahil po yung focus namin is on our side, which is yung hatchery namin na makapag-supply and yung quality po ma-maintain namin. Mm-hmm. Kasi po, syempre po yung location natin is satellite pag nagpaalaga or pag sa amin po is yung security niya po. Eh, yung area po namin is yung cages po namin is actually loaded po. So mm-hmm. yung po na tinatawag, kung dito po sa amin siya makikipag-alaga, magpapalagay, mag-invest, hindi po namin siya na-accommodate ngayon kasi actually loaded po kami ngayon. Okay. Buildings. Okay. Yes po. Isa pa po, sir, ano po ba ang preferred ambient temperature ng housing ng Pugo? Salamat po. Ah, ma'am, for the temperature, room temperature, yung hindi malamig, hindi mainit, yun mm-hmm. temperature ng tao sa atin, ano bang hindi malamig at hindi mainit sa atin, which is yung 28 to 33, hindi naman sobrang init kasi pag 35, pagpapawisan ka na. Kung aabot ng ganun ma'am, we suggest to have a natural ventilation, cross okay. ventilation para in and out din kasi ma'am yung sabi nga natin, on a regular basis nag-excrete sila ng ipot ang tawag natin. There's an acid and there's ammonia na amoy siya. So, dapat natin siya ma-circulate or ma-vent out para eventually. Okay po. Okay po. Another question. Tanong po kay Architect Umali. Meron o ano po ba ang risk sa pag-aalaga ng pugo na maisama sa pag-aalaga ng manok? Yan ma'am. It's on a proper biosecurity lang naman yan ma'am. Kasi ang pugo actually, usually nagiging sakit lang naman niya is sipon. Depending on the climate. Then, everything sa pag-aalaga sa manok naman, ma'am, sabi nga natin, iniiwasan lang natin yung makapasok yung tinatawag natin bird flu, which is, as of now, ang Philippines is bird flu free. Yun lang naman, ma'am, kaya kami po, dito sa farm namin, may biosecurity kami, hindi kami pa sa nagpapapasok, especially kung alam namin ng farm. Okay. Okay. Alright. Yeah. So, sa mga gusto po mag-inquire kila Architect Umali, Ian Carl Umali, sa Samparan Quail Farm and Hatchery, ito po ang kanilang contact number sa main office in Batangas. You could also visit us on our Facebook page, Samparan Quail Farm and Hatchery, to inquire din po. Yes. Yun po. Yeah. At saka magme-message naman sila, so we will refer them to Architect Ian. Yes po, ma'am. Maraming maraming salamat thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. Thank you and regards you po sa iyong father. Okay. Yes, ma'am. Thank you po. And to Engineer Alvarez as well po. Thank you okay, po. Okay, thank you. Alright, so yan po si Architect Ian Carlo Umali. Yes. Hindi Samparan, ha? Pero Samparan Hatchery. Yes. Okay po. So, na-inspire ba kayo? Talagang kami inspired na to go bigger. Yes. Mag-aalaga ako ng mga yung sabi ni Architect Iswan, kay siguro ako muna isa muna para araw-araw may ito. Oh, di ba pwede naman? Ako nag-start, alam nyo, nag-start ako. Actually, jump nga kagad ako sa 50 eh. Wow. Tapos nung bandang huli, dahil wala ako espasyo, dahil lumipat, dalawa. Actually, kami nag-start kami 24 pieces. Oh, di ba? Diba? So, extend na siya dito, naging ano na siya? 60, 25 plus 25, 50. Ay, may order 10. Akong itlog na sariwahan. Ayan. Oh, yes.
Nag-out of supply na po tayo dito. Okay po. Okay. So, you may start small para po naman ikaw nga magamayan nyo, ma-educate din kayo, yes. Makita nyo ang ins, outs, ang mga problema at paano isolve. And of course, may pagkain kayong nutritious sa inyong table. Oh, yun naman yes. Na importante siya ngayon talaga. Mag-create tayo, mag-alaga tayo muna pang sarili natin. Yes. Kasi hindi natin inaasahan yung mga ganitong pangyayari. So, anytime, buha ka lang sa likod bahay o sa tabing bahay, sa harapan, meron tayong makakain. O, tignan natin to mga partner. Sabi mula sa group page na, group pala, epic group ng Goat Racer Isabella. Thank you, Goat Racer Isabella. Sabi ni Makapugay Percival, problema marketing niyan, marami nang sumubok dito. Of course, ang sasabihin namin sa inyo, unahin po muna natin yung makasiguro tayo sa ating pagkain. Oo. Yun po ang habol namin ngayon, Team Atovi, na mag-alaga tayo to survive. Yes, yun yung sinasabi natin na itong lalo na itong pandemic, mas unahin natin yung pagkain natin sa pagkapagkainan. Yes. So after na at may sobra, saka tayo magnegosyo, di ba? Saka, syempre nabanggit nga natin na nutritious. At maraming health benefits ang quail, yes. Ang quail eggs. Mas the more na kailangan nga natin na tayo mismo yung kumain nito, lalo ng pandemic, kailangan natin magpalakas ng resistensya. Yes, yes. Palakas ang resistensya ngayon, di ba? Mm-hmm. So ito yung isang way para mabigyan tayo ng immune system na malakas. Oh. At saka dahil nga malakas yung ating immune system at dahil nga umiinom tayo ng raw na quail egg, so malilas din yung gastos natin sa pag-inom ng mga supplement na vitamins. Mm-hmm. Yeah. And then, meron po kasing ano sa atin, meron pong mga tanong din sa atin sa ating group at bibigyan daan natin to. Nakita nila yung ating video tungkol sa pagbababuyan and sabi nila, MAALS pa ngayon. No? So muli po, siguro ipapaliwanag namin sa inyo yung nabanggit na namin last time na meron po tayong Atovi user yes. Na nag-aalaga ng baboy. And of course, nung tamaan ng ASF yung area nila, nakaramdam ng ilang sintomas na rin ng ASF yung ibang mga baboy doon. So ang ginawa nung ating Atovi user is naging maagap siya. Yung dami nung kanyang baboy, binawasan niya. Mm-hmm. Ibinenta niya iba. Nag-depopulate siya. And then, yung natira na meron ng sintomas, alam niyo po ba, would you believe, because talagang consistently Atovi user po ito, yes. Naka-recover yon later. Mm-hmm. Naka-recover. Ang tanong, bakit? Yan ba ay solely gawa ng Atovi? Nakakatulong Atovi. Papaliwanag din namin sa inyo sa mabilis na pamamaraan. Mm-hmm. Ano? Bakit naka-recover at hindi natuloy na namatay yung baboy, mga baboy, na sa ibang mga farm, matutuluyan yan. Oo, patay na lahat yun. Oo. Bakit? So, kailangan po namin ikwento sa inyo at ipaliwanag para makasurvive kayo. Okay, paliwanag namin sa simple lang po ah. Pakita natin itong mga baboy na to. Halimbawa, ganyang karami ang baboy nyo. Anong ginawa ng ating Atovi user? Nagbawas siya, nagbenta siya. Not necessarily yan ang bilang. So, bakit nakasurvive yon? Unang-una po sa lahat, isipin nyo lagi, carbon dioxide. Carbon dioxide, isa yan ha, sa maraming noxious gases na natatagpuan sa pig pen. Mm-hmm. Okay, we have ammonia, we have methane, of course, hydrogen sulfide. But of course, carbon dioxide is one of the most fatal, killer ng baboy. Bakit ho? Unang-una, yan ang hinihinga nila. Mm-hmm. Ini-exhale nila. Dahil heavier ang gas ng carbon dioxide kaysa sa air, ano nangyari? Mas nananatili sila ng matagal sa baba. Mm-hmm. Ang air, akit kagad yan, methane, magaan ng methane. Pakita nga natin yung pinakapatunay ng molecular weight ng mga noxious gases. Carbon dioxide, 44. Monoxide, 28. Methane, 16. 17 ang ammonia. Hydrogen sulfide is 34. And of course, oxygen, 32. So, mabigat ang carbon dioxide, which is 44 ang molecular weight niya. So, kapag humihinga ang baboy at sangkaterba ang baboy niyo sa kulungan, yung kanilang inihinga na lason, sila din na nakakasinghon. Anong nangyayari sa kanila? Manghihina. Ha? Kapag hindi umalis yung carbon dioxide na yon. Kaya nga nag-depopulate yung ating Atovi user is para maka-flown fully and freely in-out ang mga bagong
air, yes, ang mga bagong oxygen, yes, sabi natin. Sabi nga, hindi mabubuhay ang anumang bagay na may buhay kung walang oxygen. Hindi rin makalalaki yan, kaya may nababansot. Yes. So ito, hindi siya magsosurvive kung hindi ka naman baboy. Kung hindi siya magsosurvive kung yung carbon dioxide na yon hindi lumabas. Mm-hmm. So ito, nagdepopulate tong taong ito. Nabawasan. So ano nangyari? Yung carbon dioxide na inexhale ng baboy, malayang nakalabas. Mm-hmm. You may, yes, also do use yung mga fan. Yes, yes, para ma-replenish yung oxygen. Replenishment of oxygen sa pamagitan ng air. Mm-hmm. So, huwag niyong bombahin yung baboy. Kailangan yung fan palabas. But, yes. Ibig sabihin, kukunin niya yung hangin mula sa loob, nakatutok palabas. Hindi ho patutok sa baboy, ha? Mm-hmm. Yan. Oh, yeah. Baka sabihin niyo lang, fan lang. Okay? So, yun ang reason doon. Bakit naka-recover yung mga baboy sa ASF at gumaling, di ba? Kasi nga, na-replenish yung air. Yung carbon dioxide, lalo na kung enclosed building kayo, very fatal po yan. Killer po ang carbon dioxide. Minsan di nyo napapansin, ba't hinihingal na siya? Yan ang unang sintomas yan. Pangalawa, manghihina na siya. Di na siya kakain, mamamatay na siya. Simply because of the hininga lang nila. Okay? Ngayon, bakit siya nakasurvive? Hindi lang doon. Of course, nakatulong din po ang technology because ang technology, how it works is, nagbibigay siya ng dagdag na hangin sa katawan, oxygen molecules will definitely help para po mag-survive yung baboy. Hindi ba kinukwento namin sa inyo, ano, na ang Atovi nakakapag-charge ng cells. Yes. Gano pa, Miss Ali, pakikwento mo sa kanila yung paraan ng Atovi kung paano siya nagtatrabaho para nasusuplayan ng energy ang katawan ng hayop. Okay. Before I do that, actually, I would like to mention lang po how important oxygen is. Yes. Because we already discussed kung bakit toxic in high concentrations are ang carbon dioxide kaya nag-depopulate yung ating Atovi user at naka-recover siya when na-replenish yung oxygen supply dun sa kanyang pen. Oxygen is very, very important, lalo na sa cells. Cut off supply of oxygen, and even just for a few minutes, ay mamamatay kayo. Tama. Yes. Hindi lang yung baboy. Pag kayo mismo na cut off, mamamatay kayo. Now, oxygen is very important, especially in cellular regeneration and respiration. Oxygen is actually used greatly, lalo na sa mitochondria natin, the powerhouse of the cell. Is also very yung chinacharge ng ating technology. Now, oxygen, hindi makakaproduce ang mitochondria ng adenosine triphosphate or ATP if there are no oxygen molecules present or the pigs do not inhale enough of oxygen. Now, yung sa case ng ating Atovi user, yung overpopulated yung kanyang pig pen is because nag-aagawan sila ng oxygen molecules. So, hindi na susustentuhan yung kailangan nilang oxygen. So, nung nag-depopulate siya, of course, there was sufficient oxygen to give to their cells para mag-create ng more energy. Tapos, nagte-technology pa. And, so, nung nagka-oxygen na yung cells nila ulit, nag-replenish, nag-technology pa, nag-maintain pa sila ng technology. Kaya sila naka-recover ng mabilis. Because Atovi nanotechnology is micropotential energy. Since there's enough oxygen to produce adenosine triphosphate, ang technology naman, yung micropotential energy ng technology, it powers up the mitochondria. Yes. Because there is, in cellular respiration, there is this thing we call the Krebs cycle or the citric acid cycle. So what Atovi does, it provides micropotential energy to that Krebs cycle. Now, when that Krebs cycle works the way it does, it's a complicated process. Yes. Yung mga e-potentials or yung mga micropotential energy na kailangan ng cells ay madidistribute sa mga cells na nangangailangan nun. And this is what Atovi does. It's like, we can think of it as electricity powering up a factory. So, when there is oxygen
And when there and when you use Atovi technology, there is sufficient, if not great energy, to efficiently work the factory, work our cellular factories, yes, our cellular mechanisms, para makapag fight off sila ng mga carbon dioxide, yung mga ammonia, high ammonia concentration, yung mga nagiging toxic na papalabas nila, na kapag fight off sila. So kahit konti lang yung oxygen, there's still enough energy for the pig cells to fight off and survive the toxicity of the ammonia, carbon dioxide concentrations present in that pig pen. Yes, and at the same time, kapag nag-work na efficiently ang cells because of that micropotentials energy, anong nangyayari? Lahat po namang sustansya pinapakain nyo, nagagamit niya. Lahat ng medicine, efficiently nagagamit niya yan. So, ano mangyayari? Nakakatulong para labanan niya lahat ng mga free radicals na yan. Yan, mga toxins, viruses, bacteria, nakakatulong na po lahat-lahat yan. Yes. So, sa madaling salita, kasi nga ang Atovi, o ang ating technology is more on utilization. Mm-hmm. Kung anong binigay mong pagkain, mayu-utilize, magagamit. So, yung mga cells na nangihina, ibig sabihin para mas mapadali natin yung explanation, yung mga cells po nan is kailangan din nila ng pagkain. So, yung mga pagkain na yun, yung nakukuha doon sa mga sustansya na bibigay natin pagkain, yung feeds, kung ano man yan. So, nakukuha kaagad lahat ng mga sustansya doon. Yung, ang pinaliliit kasi ng technology, yung mga pagkain na ibinibigay natin, hindi basta-basta matutunaw yan. So, kailangan nilang mag-into maliliit na substance para ma-absorb ng ating cells. So, yung cells, kakainin nila yon, yung sinasabi ni Ms. Anne, para maging energy, para ma-sustain yung powerhouse, para magkaroon ng ilaw. So, yung ilaw na yon yung sinasabi nating powerhouse, para ma-sustain lahat ng cells na yan, mag-active, mag-regulate. Mag-work. Yun naman po. Yes. So, kailangan nga na partneran natin ng hustong nutrition. Hindi lang basta, okay, andyan yung presence ng technology. Pero hindi naman tayo nagbibigay na sapat na nutrition o sapat na pagkain. Kasi minsan yung nabibili naman natin pagkain, maaaring hindi natin alam na deficient of nutrients. Iyon naman yung nagagawa ng ating isa pang technology, yung ating NB. Bago kumalimutan mga partner, bago magsalita si Miss Cheryl, naalala ko lang, kasi minsan, yung mga problema ng ating mga nag-aalaga ng hayop is mabaho ang mga dumi. Hindi nyo napapansin, pero yung pera nyong pinambili ng pigs, nasayang. Tapos kain siya ng kain, natutuwa kayo. No? Sabihin, no, hindi niya nagagamit, natatai lang niya, naidudumi lang niya. So, yun naman ang pinuputakti ng bakterya at bumabaho. So, ang technology, sinabi ni Miss Anna, utilization of nutrients is one of yung important nagagawa nito. Okay? So, yun po, naisingit ko lang. Yes. So, at saka isa rin sa nagagawa din ng technology dahil nga para lumakas din yung immune system ng ating alaga, yung ating mismong katawan ng alaga, is nagpo-produce mismo ng sariling antibodies na panlaban niya naman doon sa mga sakit at saka kung mga bakterya na pumapasok doon sa katawan, kaya hindi ho kaagad kung sa ano is madali po siyang gumaling or hindi po madaling kapitan ng mga sakit. So, ayan po, actually, napakahaba po paliwanag yan, pero ito na po yung shortcut. Yes. Para mas maintindihan, may technical tayo, may simple tayong paliliwan. Yes. At least, maintindihan nila kung ano talaga yung nagagawa ng technology. Ayan po yung ASF, magdadaan lang po yan, kung talagang patibayan na lang ng resistensya ng hayop ang labanan po dyan. Sabi nga, lahat ng sakit pwedeng lumitaw na lumitaw. Hindi lang ASF. Lahat, mandami na yan. Hot cholera, di ba? Swine fever, mga saka ganyan. Timing nga yung ating topic kasi nga, isa sa mga makukuhanan natin ng nutritious food is tong quail egg. Yes. Diba? Okay. Yes. So, ayan po. At siguro po, nasagot natin yung laging tinatanong sa atin at reaction sa ating mga videos about babuyan. Okay? Yes. Okay, so, yes, that's it for today's episode. You can contact Team Atovi if you have any more questions through... Pwede po kayong tumawag through cellphone. Ito po yung mga contact number po ng office namin. Sa Globe po, 0917
0939-917-2858 sa landline po, 8842-3003. Yeah, siyempre sa mga may iba pang inquiry, sa mga concerns sa kanyang pag-aalaga, pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology, at pakilike and follow din po ang aming page para ma-notify din po kayo dun sa aming mga updates and videos. Oo, saka may YouTube channel tayo. So ito lahat ng aming mga videos, mga Farmers Talk episode, lagi po naka-upload dyan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yes. And yes, and next week, abangan niyo po another episode sa Pagpupugo. Management naman po tayo. So sa mga gustong magsimula ng maliliit lang sa kanilang bakuran, abangan nyo po yung next episode natin ng Farmers Talk Forum. Yes, dito sa mga katanungan po na naka-ano po sa ating screen. So, next Saturday po, abangan nyo po yung mga kasagutan po namin sa inyong mga tanong regarding sa pag-aalaga po ng pugo. So, ibig sabihin, may sequel pala ito. Yes! Hindi pa nito matapos yan. Oo. May part 2. Yes, okay. At saka maraming salamat din po sa ating mga viewers po sa Facebook. Yes. Sa mga nag-greet sa atin, good morning. Good morning. And of course, kay Architect Ian Carlo Umali and his family, salamat po na marami sa pagbibigay nyo ng oras at inspirasyon sa ating mga viewers. Yes, so that's it for today's episode of Farmers Talk Forum. Always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako.